guys. Since marami din nagre-request na gumawa ako ng DIY dog bed kasi nga napakita ko dun sa recent video na gumawa ako ng dog bed yung mga higaan ng mga aso ko. And today, i-share ko sa inyo kung paano ko ginawa yung dog bed. Ang kailangan nyo lang is apat na materials, which is long sleeve, lumang unan, mga lumang unan, ayan. Ang kailangan talaga natin is yung laman ng unan. And sinulid at, ang tawag dito? Karayong. Kung gusto nyo naman ng medyo malaking bed, ang kailangan nyo is, tingin ko, mga large na long sleeve or kaya yung pang men. Ito kasi is pang babae. And ito ay small lang. Ano ko na to, hindi ko na to nagagamit. Kaya gagawin nating unan na lang ng mga aso. Ayan, maliit lang yung magagawa ko dito since maliliit lang naman yung mga aso ko. Or guys, kung meron kayong mga lumang mga bed, anong tawag dito? Kutsyon? Kung meron kayong mga lumang kutsyon, yun na lang gamitin nyo, gupit-gupitin nyo. Or kung meron kayong mga foam, yung ginawa ko kasi kay Reese's na bed, ang pinagkuhaan ko noon is teddy bear. Lumang teddy bear. Or kaya yung mga laman ng bear, kagaya nito, yung laman niyan, malambot, diba? Yun yun. Pwede niyong gamitin dito. So, simulan na natin. Ito pa yung isa. Hi, Macy! So, yun guys, step one. Ayan. Tatahiin natin siya dito. Ayan. Mula dito hanggang dito sa dulo. Ayan, yung tantsahan is sa may kilikilihan. Ayan, fold nyo lang. Tapos yan, tahiin nyo hanggang dito sa may kamagkabilang dulo. So, ayan guys, natapos na tayo sa step 1. And ayan siya. Bali, magko-close yan. Ayan. Ang may butas na lang is yung dito. And yun dito. Next naman is, ayan, tatahiin natin to. Iko-close din natin siya. Ayan, hanggang dito sa magkabilang dulo. Ayan, tatahiin din natin yan. So, ayan na, natahi ko na to. And natahi ko na din to. Ang sunod naman natin gagawin is, sisirain na natin tong lumang unan. At kukunin natin yung laman nito. So, ayan ang kanyang loob. Meron pa pala siyang pasabog sa loob. So, ang gagawin naman natin ngayon is, inilipat natin sa loob ng damit. So, ang sunod naman nating lalagyan is yung manggas. And hindi ko pa siya natatahi guys kasi baka mamaya kulangin para matansya ko kung sobra ba or makukulangan. So, lalagyan na din natin yung manggas. So, ayan na guys, natapos na tayo sa paglalagay ng mga foam dito sa loob ng damit. And ang gagawin naman natin is, tatahiin ko to, ayan, pati yung magkabilang dulo ng manggas. Ayan, tatahiin ko sila. Ang sunod ko naman gagawin is, ayan, ipagdudugsong ko na to, tatahiin ko siya. Ayan, tatahiin ko yan dyan. Tapos, ayan, bago ko siya tatahiin dito sa likod.
Tapos ayan, ipagdudugsong ko siya dyan. Pati ito. So ayan, tatahiin ko na. Tapos, pagdudugsungin ko naman to, pagdidikitin ko sila. So, ito na. Natapos na tayo. And, gumawa ako ng ribbon. And, ilalagay ko siya dito. Para mukhang girl na girl talaga. So, ito na ang ating final product. And, ayan. Sobrang simple lang niya. Nilagyan ko lang ng ribbon. Optional lang naman, guys, kung gusto nyong lagay ng ribbon or kung ano man yung ilagay nyo. And ayan, suwak na suwak sa ating budget, guys. Alam nyo kung nasa magkano yung dog bed. Alam ko nasa 600 hanggang 1,000 pataas, ganon, mga ganon. Kasi before, naghahanap din ako ng bed and ang mahal, and hindi ko afford. And alam nyo naman, guys, kuripot ako. Kaya gumawa ako ng paraan para makagawa ako ng sarili kong dog bed. And ayan na siya, guys. Galing lang sa mga hindi na nagagamit na bagay. I-recycle lang natin. And ayan, testing natin. Macy! Macy! Macy, lika dali! Yan, may bed ka na ulit. Oh, diba, guys? Sarap na. Sarap na kika. Good Macy, parang ang hotdog. So, yun lang, guys. I hope you guys enjoyed this video and give me a thumbs up. And kung meron pa kayong mga gustong isuggest, i-comment nyo lang dyan. And naiisip ko sa susunod na gagawin ko is DIY naman na mga damit pang dogs and galing sa mga damit ng tao. Yun yung naiisip ko, pero mag-suggest kayo, guys. And so, yun lang, guys. I hope you guys enjoyed this video and give me a thumbs up. And say lang, guys. Bye!